Naririnig mo ba ang iyak ng kalikasan? Ang regalo sa atin ng may kapal, inihandog niya upang ating matirahan, ipinagkatiwala upang ating pangalagaan. Ano't umiiyak na ito sa kanyang kinalabasan? Nakikita mo ba ang laki ng pinagbago niya? Mula sa sariwang hangin na kay sarap lang hapin sa mga malalalim at asul na katubigang kay sayang sisirin at tuklasin. Pati ang mga ibong lumilipad na dati nakakaaliw kung panoorin. Naririnig mo ba ang paghihirap ng kalikasan? Bagamat walang boses para siya'y maghinagpis, saksi naman tayo sa kanyang pagkasirang labis. Ang kasaganahang patuloy na nawawala sa pagdaan ng panahon. Hindi pa ba ito sapat upang tayo'y magtulong-tulong? Ang dating mayayabong na mga puno ay napalitan na ng mga bahay. Pati ang malilinaw na katubigang nanilim na ang kulay. At ang mga hayop, nasaan na sila? Ba't pati sila ay nawawala na sa kung saan sila dapat nakatira? Hindi ka ba naghihinayang? O nalulungkot man lang? Dahil ang tahanan ng sangkatauhan ang nagiging kapalit ng ating mga pangangailangan. Ang mundo ang nagiging kabayaran ng ating kawalan ng disiplina. Walang iniisip ang tao kundi kayamanan, kayamanan, kayamanan. O ngayon, paano na ang ating tahanan? Tapon dito, tapon doon. Ganyan ba kayo magpakita ng pasasalamat sa poon? Sa pagputol, pagbungkal, pagsunog, paggiba, pagpatay ng mga nabubuhay. Ano't nilalapastangan niyo ang kanyang alay? Ano po ba ang dapat mangyari? Upang tayo'y mamulat, magising sa katotohanang hindi lang buhay ng tao ang nawawala dahil sa ating kapabayaan, kundi pati na rin ang ibang nabubuhay maging ang mismong mundong ating kinatatayuan. Sa bagay, ganoon naman talaga ang tao. Kuha ng kuha, walang pagbibigay pabalik, walang pag-aalangan. Ngunit siyempre, dahil tayo ang may gawa, sa atin din ang balik ng bunga. Sa pagdaan ng panahon, tayo naman ang magdurusa. At sa oras na iyon, ayroon tayo magsisisi. Magdarasal na sana'y hindi pa huli. At sana'y hindi natin ipinagsawalang bahala ang tinig ng inang kalikasan.